Hello mga kaigab, ito na naman po si Igab Discovery. So mayroon lang akong si-share, isa ito sa aming binibenta. Paano ka kumita sa halagang may kapital ka na 40 pesos. Sa 40 pesos, pwede kang tumubo ng 20 pesos. So ano pong example? Meron po ako dito mantika. So, nabili namin na nakabili kami na 1 liter, sa Tagalog ay 1 litro. So, 1 litro meron kami nabuo na 3 bote ng mantika. So ang kung 40 yung 1 litro sa market, ang bentahan talaga nito ang isang bote ay 20 pesos. 20 pesos sa dyan sa mga tindahan dyan sa may Balingge. So imagine, so sa 1 litro, 1 liter, 40 pesos. So nakatatlo kami na bote. So meron akong dilihensya na 20 pesos. So pag nabili yun, so bumili kami ng 2 litro. So 2 litro, meron kami na buo na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na bote ang nabuo namin. So pag nabenta namin yun, 120. So hindi namin tataasan ng presyo. Gagayain lang namin yung diyan sa mga palengke, ang bentahan ay 20. So, isa pang tip. So, sa halagang 80 pesos, so may dilihensya kami, 40 pesos. So, sa mga gustong ganitong hanap buhay, pwede niyong gayahin, kikita ka. Okay? So, ano pang halimbawa? So 120, sa susunod na bili namin, kapag nabenta yung 6, ang bibili na namin ay 3 litro. 3 liters. Okay? So, inner zone, mayroon na kaming didilihensya, more or less, may dilihensya kami ng 3 liters, 120, yung 3 liters, ano? So may dilihensya kami 3 bench, so 60 pesos. So ganun lang madaling magpaikot sa mga negosyante. So yun nga, tip ko yun para sa mga gustong mag-sari-sari store, gustong kumita. So may tip ako na isang hanap buhay na pwede yung source of income. Ano pang halimbawa? Itong log. So sa ngayon, mahalang itlog na yun. So alam niyo ba kung magkano to? Ang kapital nito ngayon ay 6 pesos. 6 pesos ang isa. So napakalayo na ng bilang namin. Meron dito nabibili, mas maliit nito, 6
pesos. Napakaliit. So, naghanap kami ng medyo malaki. 6 pesos ang isa. Pwede mo tong benta na 7 pesos. So, meron kang 1 peso. So, ilang piraso ito? 24 pieces. $24 napakasimple, pwede kang kumita sa sari-sari store. hindi nyo na imagine. So imagine nyo yung mga negosyante kumikita. Lumalaki yung kanilang kapital. Halimbawa na lang yun, 80 pesos yung aming kapital sa mantika. So, since pag nabili siya, so meron kaming 40 pesos. Okay? Kasi dalawang bote yung dilihensya namin. So, susunod, 120 pesos, 3 litro na yung aming bibilhin. So, dumadami siya. So, susunod, sa 120 namin, kikita na kami doon ng 60 pesos. Sa mantika lang yan. Okay? So, susunod, walang katapusan. So imagine mo 120, so may tatlo na kaming magiging 120. So ilan na nga ba yung bilhin sa 120? Tatlo yung madadagdag, so magiging 180 pesos. 180 pesos. So, ilan ng litro yung mabibil ko? Doon. Ang hirap kumpyutin, no? Kailangan ko ng calculator. So, maganda ba o hindi yung nagsasari-sari store? So, maganda. No? So, nabigyan ko kayo ng tip sa araw na ito. So, nasa inyo na yung decision. So, mag-iiwan lang ako ng isang motivation. No? Ang motivation ko ay kung wala kang gagawin, kung wala kang trying, kung wala kang subok, kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng resulta. Sa mga negative, pag wala kang input, wala kang out. So, wala kang magiging success story. Ano pa? O yan, may customer. So ito, tuloy ko lang yung ating motivation sa inyo mga kaigap. Ito, mag-iwan ako ng isang motivation. Alam natin sa bawat isa may sitwasyon na mahirap. Mahirap tanggapin. Pero so kailangan mo ito pagtagumpayan. So kailangan nating i-embrace kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. So kailangan mo lang kung ano man 'yan.
man, na napasok mo sa trabaho man, kahit saan ka man, ano man ginagawa mo ngayon. So, ang kailangan mo lang ay embrace. I-embrace mo siya, alamin mo, aralin mo, para magkaroon ka ng resulta. Results. Maliit man yan o malaki. Maliit man o malaki. Basta ang pinag-uusapan natin ay resulta. Embrace. Embrace mo. Yakapin. Yakapin mo siya para makamoving forward ka. Move on. Makamoving forward ka. Makamoving forward ka. para nasisimulan mo na ngayon yung magkaroon ka ng resulta. Kasi kung wala kang gagawin, wala. Huwag natin isisisi sa iba kung ano man ang katayuan mo, nagiging sitwasyon mo ngayon. So, wala kang dapat isisisi sa kanila. So, lahat ng ito ay manggagaling sa decision natin. So, kung ano man ang kapalaran mo, kapalaran ko, nakasalalay yan sa desisyon mo, sa desisyon natin. So, kung comfort ka sa ginagawa mo ngayon, enjoy ka. So, kailangan mo siguro mag-analyze. Darating at darating na panahon, magkakaroon ka ng realization. Dumating ka sa ganyang edad, yan pa rin ang resulta mo. So sana nagkaroon kayo ng sa aking YouTube channel, nagkaroon kayo ng idea, nabigyan ko kayo ng konting tip. So pwede nyong yung ating mata, pwede nyong tingin-tingin ka lang sa paligid. So tingin-tingin sa paligid, humingan ng malalim, mag-isip para makapag-isip. Then, number one, mag-pray tayo. Jesus. Pray. Para bigyan ka ng ganap na blessing. So, yun lang. Pag-subscribe yung aking channel. So, susunod, mag-release din ako ng ulit. So, para ma-notify ka, subscribe niyo yung aking channel. Salamat sa panonood.